Sa pusod ng ilog na siyang bumubuhay sa kamay nilaan, nahihimbing ang nilulumot nitong kasaysayan. Sa daluyong ng umuusbong na lipunan, ano kaya ang tunay nitong pinagmulan? Ang Pasig River ang nag-shape ng bawat syudad dito sa Metro Manila. Ang Pasig River ang dahilan kung bakit may mga nakatira at kung bakit may nagsimulang mga tumira along its communities na eventually nag-bloom into the Metro Manila and the metropolis that we have of the country. Ito pa, ang Pasig River, connected siya sa Manila de Bay and Laguna Lake, di ba? Yung mga yan, us being connected sa Manila de Bay or sa dagat, meaning that connects us to the rest of the other nations and the kingdoms of its time. Tapos, yung Tagalog, yung Taga-Ilog, yung pinaka, what we call as mga, ano diba, pinaka language natin, pinakakilalang language natin across the nation would be Tagalog, or that's what we consider Filipino. Doon din yung Galing. Malalim ang pundasyon ng Ilog Pasig, subalit mababaw ang pagtingin ng marami sa kahalagahan nito. Ang pirapirasong kwento na binuo ng panahon, unti-unti nang inaagos ng modernisasyon. Bago pang magkaroon ng STOA or yung nagkaroon ng mga public scooping and events about it, 2020 pa lang, meron na kaming mga napansin na, ano to, bakit parang may Pasig River Expressway project na to? Di simula nun, nagsimula na kami mag-research further about Pasig River. Tapos, ayun, nagkaroon na kami ng article dun pa lang, September 2020 pa lang. Pero actively with partners and such, so 2021 onwards na to. Kasi nandahil sa pag-participate namin dun sa mga meetings with the government na nandoon din yung iba pang mga advocates about No to Parex, eventually nagkita-kita kami through public scoping, etc. Nabuo mismo yung No to Parex campaign with the rest of the other concerned individuals na ayun, we just work towards it, and eventually ngayon mas ano nga siya, naging active or like naging successful naman siya in terms of at least the internet, the social media realm naman is talagang so aware of the No to Parex. Setyembre taong 2021, nang pangunahan ni na Transportation Secretary Arthur Tugade at San Miguel President Ramon Ang ang groundbreaking ng itatayong Pasig River Expressway o mas kilala sa tawag na Parex. Nagkakahalagang 95.4 billion pesos at may habang 19.4 na kilometro, ang Parex ay isa sa public-private partnership sa ilalim ng Build-Build-Build program ng Administrasyong Duterte. Layunin ng Parex na pabilisin ang biyahe mula sa Silangan hanggang kanluran ng Kamaynilaan at maibsan ang trapiko sa mga lugar tulad ng EDSA, C5, Cainta at Marikina. Ngunit aliwas sa press release ng gobyerno at inaakala ng marami, hindi solusyon sa trapiko ang Parex. Drive ang Pasig River, ang Metro Manila at ang Pilipinas for hundreds and hundreds of years or maybe over a millennia nang walang konkretong kalsada at yumaman tayo without that. Ngayon, saglit pa lang na nagkakaroon ng konkretong kalsada, pero nakikita na kagad natin yung problema na may traffic and everything, which is ginagawa na malaking lesson na nga na ginagawa sa iba't ibang mga bansa na right now they've learned their lesson, they're scrapping down their overhead, their elevated expressways, giving more spaces for people than cars. So tayo dito sa Pilipinas, yeah, unfortunately ginagawa natin, pero what we can do nga is to really design more spaces for people. That means, yeah, just like following the rest of the world na progressive talaga. Sa realidad,
wala namang mali sa modernisasyon. Sa dekadekadang karanasan ng bansa sa maraming pagbabago, nasanin na lang tayong mga Pilipino. Subalit, kung buhay at kamatayan ang usapan, alin ba ang mas nakahihigit? Kalsada o ang masa? Hindi maganda makahit-hit ng semento. Hindi rin maganda ang urban blight na dinudulot ng ingay ng sasakyan at ng konkreto lamang. Ngayon, na kailangan ang actual na progress should be people-centric and not car-centric. You know, you should move people, celebrate, and have more spaces for children to enjoy with. Just like what has been mentioned by, I think it's Barcelona from Spain, or Madrid, to the point na sinabi nila na sa tuwing nagsasarado kami ng kalsada, immediately the children come. The children celebrate the streets itself. Bagaman hati ang nakararami sa proyektong ito, mahalaga na mapagtuunan ng pansin ang nakaambang epekto hindi lang sa ating kabuhayan, kundi na rin pati sa ating pagka-Pilipino. Tulad na lang ng love, you cannot love what you don't know. So you have to develop your relationship with the places in order to become advocates as well. Become the protector.